Hai, si Pastor Dan Kupu itu. I just want to greet you in the sweetest, most wonderful, and the most powerful name of our Lord God, Jesus Christ. Siya po yung tunay na umiibig sa atin. And He gave Himself for us. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Nais kong dalhin sa iyo itong original teachings of God for the sure salvation of man. Pero bago tayo magpapatuloy, mananalangin muna tayo. Aming Diyos, Amang sumasalangit, tunay na nagmamahal sa amin at tinuturuan mo rin kaming magmahal sa iyo. Salamat po sa buhay at kalakasan at sa mabuting kalusugan na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa kanya ngayon na kasama ko na mag-aaral ng iyong salita. Kasihan mo kami ng iyo pong mayamang basbas at pagpapala. Ang banal na Espiritu ay kami po ay turuan, bigyan ng karunungang makalangit, buksan ang aming puso at isipan upang aming maunawaan po ang iyong salita. Magpala ka, Panginoon, tagpuin mo ang pangailangan ng bawat isa sa amin. Habang kami mag-aral, O Diyos, malugod ka sa aming ginagawa. Pinupuri ka namin at sinasamba, Panginoong Hesus. Amen. Umaasa ako, kapatid, na nasa best shape ka ng buhay sa pagdating ng mensahe na ito. Pintulutan mo akong basahin sa iyo ang Biblia diyan sa 3 John chapter 1 verse 2. Sinasabi po diyan, "Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper." Gusto ng Panginoon na tayo ay umunlad. Hallelujah. "And be in health," na tayo ay magiging maunlad at malusog. Kasi itong kalusugan, ito ang ating kailangan talaga. Tulad na ngayon, yung nangyari dyan sa COVID-19, ang pinakanakakatakot dyan ay yung pag nahawa sa virus ng COVID-19 ng tao, masisirain ka ng kalusugan. Paano na lang? At itong ating kalusugan, ito lang ang ating sandata sa buhay para magawa natin ang dapat natin gagawin. Una, sarili. Meron tayong pamilya, mga minamahal sa buhay. Basta, siguro, kung atin pong ikumpara yung kwarta at kalusugan, sa tingin ko, mas magandang piliin natin yung malusog tayo. Kasi yung kwarta, matatagpuan naman yun. Pwedeng hanapin yun pag malusog tayo, di ba? At sinasabi ng 3 John 1:2, "Even as your soul prospereth." So, dapat na tayo ay umunlad at tayo ay maging malusog gaya po ng pag-unlad ng ating kaluluwa. Alam mo kasi, ang buhay natin dito sa lupa ay mahalagang mahalaga. At ito ay exciting. Pero, maikli lang. This is so short and full of challenges. Puno ito ng mga hamon. Bukod sa maikli, puno pa ng hamon. Kinakailangan fit tayo para atin pong mapagtagumpayan yung mga hamon. Ang tao, gagawa lahat ng paraan para lumigaya at magtagumpay. Ganun talaga ang buhay natin sa lupa. Subalit ang sinasabi ng Biblia sa aklat ng Marcos 8:26, sabi doon sa English, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Ano daw ang pakikinabangin ng tao kung makamit niya, maangkin niya, maging kanyang buong daigdig,
Pero mapapahamak naman yung kanyang kaluluwa. Ano naman daw ang ipamamalit ng tao sa kanyang buhay? Sa totoo lang, ngayon, mas kailangan natin ang Diyos kaysa noon. Oh yes, we need God now more than any time in history. Bakit? Eh, siyempre, tulad ng mga sakit na yan, yung COVID na yan, sumpahin ang Panginoon ng COVID na yan, alisin na yan, in Jesus' name. Yung mga sakit, tulad ng mga cancer, mga diabetes na yan, ano-ano pang mga karamdaman, tapos yung mga kahirapan, yung crisis, nako. Saka yung civil disagreements, yung hindi pagkakaunawaan ng mga leaders natin, no? Kakampi-kampi, siraan. So, yan ay nagdudulot ng economic collapse. Bumabagsak yung ating ekonomiya. Ang kabuhayan natin ay naapektuhan. Kaya nga, mahirap na nga, lalo pang humihirap ang pamumuhay ng tao. Paano? Ang gulo. Walang kapayapaan. Hindi maayos ang pamalakad. Imbis na mapunta sa kaayusan, nandoon sa kanilang pag-aaway-aaway. At ito ay nagiging sanhi po ng paghihirap ng mga tao at ng mga bansa. Ano kaya? Mayroon pa kayang pag-asa? Is there any hope? Kaibigan, gusto kong ibahagi sa iyo itong original teachings of God for the sure salvation of man. Ito po ay hindi tungkol sa anumang relihiyon. Ito ay hindi tungkol sa denominasyon. At alam natin na ang Panginoon Kristo ay nag-iwan ng kanyang mga orihinal na mga katuruan doon sa kanyang mga apostolis. Gusto ko ngang maibahagi ito sa lahat kasi ito naman talaga ang nakalagay sa Bible. At maniniwala ko na mas matutulungan natin ang ating sarili at ang ating kapwa kung malalaman natin ito ng tao sa puso. Yung wala ba tayong iniisip na ito ay paniniwala ng ibang relihiyon, siguro magandang turo na ito dahil ito ang ginagamit ng malalaki ng mga religion, ng mga mayayaman. Hindi siguro ganun. Kasi ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng isang malinaw na instruction, mahigpit na bilin ng Panginoon na sinasabi na we must only believe and follow those teachings taught by the apostles of the Lord Jesus Christ na kanila ding tinanggap buhat sa ating Panginoon Jesucristo mismo. O, sino ba ang pinag-iwanan ng Panginoon ng kanilang mga katuruan? Di ba ang kanilang mga apostoles? For the period of 3.5 years, sila yung alas araw-araw kasakasama ng Panginoon at sa kanila talaga iniwan ng Diyos yung katuruan ni Jesus Christ. Narito yung instruction na sinasabi. Doon sa Galatians 1:8, sabi diyan, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than which we have preached unto you, let him be accursed. Kahit daw anghel pa ang mga ngaral ng ibang mga turo maliban doon sa mga tinuturo ng mga apostoles, kahit anghel pa yan, ipatakwil. At sinasabi ko sa iyo, ikaw Pedro, sa ibaba ng batong ito, itatayo ko ng aking iglesia. Even the gates of hell shall not prevail against it. Yan, salita ng Panginoon yan doon kay Pedro. Di ba si Pedro yung apostol? At si Pedro mismo ang pinag-iwanan ng Diyos ng susi ng karian. Alam niyo, wala naman po sa sino mang religion ang nagmamayari kay Pedro eh. Pero may iba dyan nagsasabi na si Pedro daw ay member na ng kanilang religion. Ay, mabuti kung ganun. Pero kasi, dapat maintindihan natin na ang Biblia ay nagsasabi po ng totoo na hindi po pumapabor sa alinmang relihiyon.
Hindi. Gusto ng Diyos na ang bawat tao, maging tayo, ay matutunan natin kung alin yung totoo. Kasi pagharap natin sa Diyos, hindi naman tanongin ng Diyos kung sino yung ating kilala at anong relihiyon tayo. Eh, ikaw mismo, kailangan humarap ka sa Diyos kasi may sarili kang pangalan, may sarili kang buhay na ihaharap mo sa Panginoon. Now, ito yung original lesson number one. Faith in the one true God. Yung pananampalataya daw sa isang tunay na Diyos. Ano po? Ulitin ko po sa inyo, gusto ko itong mapamahagi kasi tinanggap ko po ito ng libre at pagalakan ko na ito ay sana makarating sa napakaraming tao sabagkat sadyang ito naman talaga ay dapat natanggapin gawa ng ito ang nakasulat sa Biblia. Alam po ninyo, sino po ba sa palagay ninyo, ayon sa inyong pananampalataya, sino ba ang Diyos? Ang iyo bang paniniwala? At ang iyo bang turo at pananampalataya nun ay nakasulat ba at matatagpuan sa Bible? Kasi, di ba, sabi nga, how can a person believe in God if he does not even know who God really is? O, paano daw ang tao makapaniniwala at makapanampalataya sa Diyos kung hindi naman niya lubos at eksakto na nakikilala ang Diyos? Meron bang tunay na Diyos? Meron ka bang talaga? Kasi po sa Psalm 14:1 ng Psalms, dun sa mga awit, ano, sinasabi man na according daw sa sitas na yan, ang mga hangal, I'm sorry, pero masakit yan, pero sabi sa English, the fool has said in his heart, there is no God. Kita mo yan. Pero sabi ko nga, masakit yung sabing mangmang, pero yan ang wika ng Bible, na sinasabi daw ng mangmang na walang Diyos. Maraming magsasabi na ang bawat bagay daw dito sa lupa nangyayari lang daw dahil daw sa kalikasan at sa pamagitan daw ng mga forces ng natural processes. Halimbawa, kaya nangyayari yan kasi sa paglakad ng panahon, no? Kaya nabuo ng ganyan. Eh siguro, pagkalagay natin na yan ay totoo. Example lang ha. Kung yan ay totoo, magkakaroon talaga ng katanungan din. Ako, magkakaroon ako ng katanungan. Maging ikaw siguro. May sabihin mo, o nga, no? Pero kung ganun ang pangyayari, saan naman ang galing yung kalikasan? Where did nature or these natural processes come from? Diba? Sino ang makakagawa ng mga kahanga-hanga ng mga bagay na yan? E kaya ba ng nature yung araw, yung buwan, yung daigdig, yung mga planeta, mga stars na yan? Mahirap ipaliwanag yan. So, meron talagang lumika dyan. Kasi kung wala, eh, sabihin na natin na nature ang in charge dyan. Sino nga ang gumawa ng nature? So then, makakarating tayo sa isang katotohanan na mayroon talagang supernatural na isang creator. At ang creator na yan ay walang iba kung hindi ang Diyos mismo. Okay. Haba na siguro ang ating pinag-usapan, pero ay pagpapatuloy natin sa susunod na lesson natin doon sa lesson 1 B. Kasi lesson 1A ito. Lesson 1B
tuloy natin. Thanks for watching this video. Tsaka see you in the next video. God bless.